Gusto ko lang po i-share sa inyo itong puno ng mulberry natin. Dalawang puno po ito, yung isa ay Australian at yung isa naman ay native. Mahigit 1 taon na din po itong mga mulberries and napakasipag po talaga niyang mamunga at napakadali rin po niyang paramihin o ipropagate. Din na maganda pa sa mulberries ay ang napansin ko lang, hindi siya inuuod yung mga dahon. Kaya naman napaka-healthy ng mga bunga niya. Walang mga insekto. Medyo nahihirapan lang akong apakan yung lupa kasi slanting or slope. Kaya medyo nadudulas ako. Ayan. So itong pinipitas ko ngayon, ito yung Australian. Ito yung mas malalaki kaysa doon sa native. Ayan. So matamis siya. Ito dito, ang dami pang ano, ang dami pa rin mga sumisibol na bagong bunga. And then yung mga hinog, yung dark na color, yun yung mga hinog niya, yun yung matatamis. Pag red kasi, medyo maasim pa yan. So, pag inakain ko to, iniipon ko muna ng madami. Then, sanguyaan para mas ano, ma-appreciate mo. Pero kahit pa isa-isa, napakatamis talaga. So yan, napakadami niya pang bunga, sumisibol. So isa sa sekreto bakit madaming bunga to ay hindi natin hinahayaan yung puno na lumaki. Kung mapapansin nyo, hindi siya ganun katangkad eh. Pero itong mga nakaraang buwan, hinayaan ko lang siyang tumubo, tumangkad para ma-propagate natin siya. So, yung mga pinutol kong sanga dyan ay pre-propagate. So, dyan natin siya nilagay sa, anong tawag dyan? Seedlings bag ba yung tawag dyan? Basta dyan sa plastic na pang mga seedlings. Tapos, ang nakakatuwa lang kasi, kung mapapansin nyo, kahit nandyan pa lang siya, hindi ko pa nalilipat sa lupa, eh may mga bunga na siya. Kaya naman kung may balak din kayo magtanim ng mulberries, any variants, pero may recommend ko sa inyo yung Australian kasi malalaki yung bunga niya saka matatamis. Makakatuwa pag napakadaming bunga. So rich in vitamin C din. Kung gusto niyo ng natural na vitamin C, ay good source ito. So that's all for this video. Maraming salamat po sa pag-subscribe at pag-like and share. Thank you!